umpisahan nyo sa pagpa-vlog. Ang dami-dami nagpi-PM sa akin. Feeling ko hindi sila ganun kasikat. Lahat tayo may panahon. Pagdududahan ng statement ninyo. Na-chika pa na ano, na buntis daw. So ngayon ang sakit. Baka sila talaga yun. Feeling ko. Sundot ko na nga. Ayan. Hi! Hello, hello, hello mga kapamilya. Siyempre, lahat ng mga kapuso, kapatid, kung ano man. At mga kasuso, foundation. Hello, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O, si OG Diaz. Abay, ano pa nga ba ang lagi niyo sinasabi sa amin? Ay! Ichika muna! Dali! Ang ganda ng opening mo, ha? Bakit? Parang opening din ng ano, pag ng bahay ni Kuya, di ba? Bukas na, di ba? Alam mo, ang dami nangangarap at dahil hindi ko alam po na-i-announce ba yung tatlo? Hindi pa. Yung tatlong natitira kasi 40 na yung nakapasok, no? Yes. So, meron pang tatlo out of 100 plus. Yes! Tatlo na lang ang kukunin, hindi ba? Out of... De, 117 pa yata yung natitira ng choices. Hindi, alam mo, isang patotoo, Loy, na talagang kahit sa gitna ng pandemya, eh, marami pa rin ang gustong mag-artista. Ay, totoo. Gusto mo pa rin kumailan lang sa showbiz at nangangarap na sumikat someday. Yes. Hindi na iba yung mga ano ko dyan, Loy, yung mga encounters ko. Sa mga bata na ang dami-dami nagpi-PM sa akin. Oo. At gusto nilang magpalakas, gusto nilang magtulungan ko sila na maiakit doon para mabilis ang proseso na sila ay makakapasok dahil sa akin sila lumapit. Uh-huh. Hindi po ganun ang PBB. Uh-huh. Talagang grabihan ang kanilang criteria for judging ng mga kakapasok. Actually, dati, Loy, meron ako na mga 120 ang ipinasok namin. Wow! Isa yung natanggap. Sa PBB? Si wow. Heaven Peralejo. Ay, wow! Yung out of 120, isa lang. Mm. Kaya lagi ko sinasabi na hindi po yun ang punot dulo ng inyong pangarap. Totoo. Yan ay pagbabaka sakali lang dun sa isang larangan na gusto niyong pasukin. Pero hindi dapat matapos sa PBB ang inyong pangangarap. Totoo. Diba? Dapat ang anuhin ninyo, eh, baka kung hindi sa PBB, baka sa ibang aspeto, sa ibang area kayo makilala na nandito rin sa loob ng showbiz. Yes. Diba? Kahit si Direk Loren Jogi, sinasabi yan na sayang hindi namin nakita si Main Mendoza at si Alden Richards. Yes. Pero tinan mo naman, wala sila sa PBB pero sikat. Napalampas nila nung exactly. Hindi nakitaan ng potential. So ngayon, palabasin natin kunwari na nakapasok si May Mendoza at si Alden Richards. Mm-hmm. Feeling ko hindi sila ganun kasikat. Oo. Feeling ko lang ha, kasi sa dami ng ano, so parang pantay-pantay lang ang pagtingin dun sa loob. Depende na lang kung talented talaga yung dalawa. O hindi natin alam, baka mas mataas pa yung marating nila. No? Pero Alden Richards, yan at May Mendoza, hello. Yes. Isa mo ha, hindi niya nakita ng PBB. Oh. Ibig sabihin, hindi perfect ang kahit sinong manager, ako man, o ang PBB, na makakita ng talent talaga, real talent. At yes. Yung alam mong sisikat at alam mong potential. Kumbaga nga din talaga, di ba? Aside from talent, guhit ng tadhana yan. Oo. Tsaka dapat ano, huwag kayong mapako sa PBB lang. Feeling nyo, pag hindi kayo nakapasok sa PBB, tapos na yung pangarap ninyo. Ganyan, hindi. Mm-hmm. Maniwala kayo sa akin. Ang pangarap nyo, isamahan nyo ng dasal at timing. Yes. Oo, tanda nyo yan, timing lang. Bakit sa'yo nag-ano? Bakit sa'yo nagsisend yung mga ano, mga bata? Eh, manager kasi ako. Baka akala nila ikaw si Kuya. Wow! Ay, hindi. Ako po yung ate nyo. Hindi. Alam nyo, importante dyan, itong gusto ko ituro sa kanila, Loy. Ano to, Nay? Umpisahan nyo sa pagpa-vlog. Ay, oo. Mag-YouTube kayo. Magkaroon kayo ng sariling channel sa YouTube, Diyos ko. Isang malaking stepping stone yan tungo sa pangarap ninyo. Pag kayo napansin dahil sa pag-YouTube ninyo, kayo mismo hahanapin ng pulis para ikulong. Ay, joke lang. Kayo mismo hahanapin.
ng mga discoverer, ng mga managers. At saka nga, baka pag nag-TikTok kayo at saka nag-vlog, hindi na kayo mag-artista. Baka sabihin nyo, doon na lang kayo, di ba? Mm-hmm. Di ba? Ayan, yun ang intayin ninyo. At saka maniwala kayo, lahat ng pangarap natin, iayon natin sa timing. Kung hindi pa ngayon, hindi pa bukas, hindi next year, hindi 2 years from now or 3 years from now. Malay niyo, after 1 decade, doon kayo makilala. Gumanon talaga yung career ninyo, di ba? Ngayon, sasabihin niyo, ay, after 10 years pa, malay niyo, yung iba nga, after 15 years old. Diba, hindi natin alam, Diyos ko. Even Liza Soberano, 3 taong naghintay bago maging Liza. Totoo. Eh, kayo months lang, naiinip na, wag naman. At saka, kayo months lang, give up na, ay, wag din naman, di ba? Oo, di ba? Kaya, Diyos ko, mga nagtatanong sa akin, Mama Oj, paano ba makapasok sa PBB? Nako, Diyos ko, isa lang ang sinasabi ko at binin ko sa kanila. Ano kung gusto nyo makapasok sa PBB, Diyos ko, kumatok lang kayo sa pinto, pag pinagbuksan kayo, iwan nyo lang yung chinelas so sa labas, pumasok kayo. Mag-iwan lang kayo ng ID. Charot. Hindi, joke. Baka mamaya, ang dami na kapila sa labas ng bahay ni Kuya. Kasi sabi niya, para kumatok. Magdala lang daw ng ID. Ito nga, naka-chinelas kami kasi usapan chinelas. Joke lang. Pinapangiti ko lang kayo. Pero, alam niyo lahat ng... lahat tayo may panahon. Yan. Hintayin niyo yung tamang panahon para sa inyo. Okay? Very good. Speaking of bahay ni Kuya, Nay, isang dating housemate ang patuloy pa rin iniintriga sa kanyang love life. Di ba? Sino? Nabansagan siyang ghost. Ngayon naman ay nabansagan siyang hiker. Hiker! Dahil nga itong si Gerald Anderson ay di umano nag-hiking daw sa Mount Culis. At hindi siya nag-iisa. Sabi nila, kasama dalawa din sila. Ay naku, mukhang hindi lang dalawa. Kasama daw dyan si Julia Barreto. Dahil meron nang kumalat na mag-picture na magkahiwalay sila ng post. Mm-hmm. Tapos, paano sila napagdugtong-dugtong? Paano nabuong puzzle? Pero ano ba? Kinonfirm ba na sila yon? Hindi. Pero ito nga ang naging kumpirmasyon. Dahil dun sa isang... ang tawag dito, drone shot. Drone picture ni Ken nung kapatid ni Gerald Anderson. Siya yung nag-drone. Siya rin yung nag-post. Mm-hmm. Eh dun sa post na yon nandun mismo sa mismong bangka o yun sa boat, dulo ng boat dun sa Mount Culis, kung saan found sa Mount Culis. Yung sa malayong shot, syempre drone nasa taas, diba? Malayong shot ng isang babae na ka-ponytail na nakaputi, eh yun din yung picture ni Julia dun sa post niya sa bangka na yon. Pero nandun puti. Din, puti nakaputi. So white lady. Ay, hindi naman. Lady in white lang, okay. Hindi white lady. Tapos meron din isang lalaki na kataligod na ang suot naman, yung picture di umano ni Gerald Anderson, yun din yung suot niya. So ngayon, ang saka sila talaga yun. Well, ako malakas din yung ano ko. Ha? Ako malakas ang kutob ko, Loy, na sila yun. Kasi diba, dun sa ano ni Gerald, sa kanyang Subic Resort. Yes. Di ba nandun siya? Tapos meron din kuha si Julia Barreto. Tapos kasama ni Julia yata si Marjorie na nandun din. Baka naman talagang sila. Sila kaya? Ako ba tinatanong mo? Oo. Sila ba? Ano masasabi mo na? Ako feeling ko kung kayo talaga, dapat umami na kayo. Pagka ganyan, alam mo, kala nila siguro, mga reporters lang ang dapat na may credibility. Kahit, ato generally speaking, lahat ng mga artista dapat may credibility. Para next time, pag kayo'y nagsalita next time, paniniwalaan kayo. Pagka ganyan na, kunwari ito confirmed na, na sila, pero hindi pa nila inaamin. Pag kayo ay deny ng deny, ayan na, syempre mamarkahan kayo ng mga tao. Pag namarkahan kayo ng mga tao, next time around, magsalita kayo, pagdududahan ng statement ninyo. Yes. Kasi nga, may nauna kayong record na ay dati inano dininingan niya pero tayo maniniwala ngayon. I'm not talking about ano Julia lang ha. Lahat ng artista dapat may credibility. Yes. Oo, ganoon. So kung sila umamin na sila total hindi naman sila mga minor de edad. Nasa edad naman na sila. Kung wala naman silang mga shota-shota, wala naman silang sabit. Di ba? At pareho silang single. Hindi umamin na kayo. Ano bang masama? Otherwise, ayaw pa nila. So, dapat igalang natin yun. Kung ayaw, kung gusto lang nilang maging privado, yung kanilang relasyon.
Correct. Ganun. Kaya intayin natin silang umamin. Oo. Si Julia at si Gerald. Kung totoong sila na. Kaya, Julia, Gerald, kung kayo talaga, i-chika nyo na! Dali! Maliit. Maliit na bata naman ito. Ay! O, si Elias. Kilala si Elias. Ay, yung anak ni, ano, Lloydie. Ellen. Lloyd, tsaka ni Ellen. Di ba, nag-dialogue siya na, sinong papa mo? Si Piolo Pascual daw. Ay, tinanong ni Ellen Adarna. Sa tingin mo, na-open ba dun si, ano, si John JL? Lloyd? Si ako, John Lloyd. Kung kilala ko si John Lloyd, hindi siya ma-offend. Kasi, lahat naman, basic yan eh. Mm-hmm. Pag gusto maging jowa, gusto maging ano, papa pi. Oo, kasi sinong ganun. Papa mo? Sinong papa mo? Paulit-ulit siya, Piolo! Oo, hindi naman ma-offend si John Lloyd. Dahil alam naman niya, una, alam naman ni John Lloyd ang totoo. Uh-oh. Pangalawa, taga-showbiz siya. Uh-oh. So alam niya yan. Pangatlo, bata yung nagsasalita. Uh-oh. Siguro yung bata, nakikita lagi si Piolo. Okay. Kasi sabi ng ibang mga matatabilang dila, baka dumamayo yung tinuturo ni Ellen Adarna. Hindi naman yun ang tatay, kilala naman natin na best luck ni John Lloyd. Tsaka sinasabi naman, no, not Piolo. Di ba gumagano naman si Ellen dun sa sound clip, di ba? Mm-hmm. At tsaka pili ko naman, hindi naman ma-open talaga si John Lloyd. Si Erin nga, pag tinanong ko sinong papa niya, sabi din niya dati, Piolo Pascual eh. Oo. Di ba, Eri? Si Eri, mali ka. Sino papa mo? George Diaz. Wow! Nay, eto na. Ang daming nagtatanong nito. Nagre-request. Punong-puno yung mga comment section natin. Ano ba? Ano daw bang chika natin tungkol kay Sandro Marudo tsaka kay Angelica Panganiba? Lagi, ano ba? Diba? Sila ba? Ang dami nagko-confirm kung sila o hindi. Sila so, ba? Pangungulit ng mga subscribers natin, ayan. So, natanong, na-chika ko yung isang kasama nila sa teleserye. Sinabi yon? Hindi, wala pa. Ito pala. Sasabihin po nila. So, ayun na nga. So, i-chika sa akin na hindi daw mag-jowa. Ah, ayun naman pala. Kasi alam ko noon pa matagal na magkaibigan si Angelica at si Sanjo. Oo, tsaka kasi nga 'di ba walang love life si Angelica, 'di ba? For the longest time. So kung sino mabigit sa kanya lalaki, pinagbibintangan ng jowa, ganyan. Mm. Lalo na't may mga selfie-selfie silang ganyan. Yes, di ba? Oh. Tapos na-chika pa na nabuntis daw. Si Sanjo? Si Angelica. Si Angelica, di ba? So, ayan. Talaga? Oo. Totoo kaya yun, Nay, nabuntis? Paano mabubuntis kung hindi nga mag-jowa? Oo nga. Alam mo, feeling ko, kasi may narinig ko, parang pangarap talaga ni Angelica magkaroon ng anak. Oh. Yes! Kapangarap niyang mabuntis si Angelica. Pero tapos may nagsabi naman sa akin, ewan ko kung true ito, ha? Na parang mahihirapan daw si Angelica na magbuntis. Bakit? Parang meron pang, basta meron kailangan solusyon sa reproductive system ni Angelica. Let's wait for Angelica, baka meron, gusto niya i-clear yun. Oo. Sa reproductive channeling ng para makapag ng bata. Huh? Saan doon? You take it from there. Wow. Where there? Don't dare me. Wala, I dare you! I dare you! There you are! Wala na maisip. Okay, so, hindi, abangan natin, baka may gustong linawin si Angelica doon. Huwag natin pangunahan. Kumbaga si Angelica lang makakaano niyan. Ako rin pangarap kong magka-baby si Angelica. Totoo. Sobra. Di ba? Correct. Anyway, with that, ayan. So, hinangad natin yung kaligayahan. Mas maganda, happy si Angelica. Ooh. Happy si lahat sila. Si John Lloyd, si Zanjo, si Bea. Diba? Si Gerard, si Julia. Mm. Sana happy kayo. Yes. Sa panahon ngayon ng pandemic, mas magandang nakangiti. Totoo. Happy yung kalooban. Yes. Merong inner peace. Yes. Diba? At inner happiness. Totoo. Diba? Yun ang importante. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po.
At syempre, ang OGBS channel, huwag niyong kakalimutan, yes, ha? At syempre po, mag-subscribe din po kayo kay Mama Loy sa aking channel. That's M-A-M-A-L-O-I. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O, si OGBS na lagi nagsasabi na papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo ay kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Aba, ano pa nga ba ang lagi niyong itinatanong sa amin, di ba? Ay! Itchy ka mo na! Dali! It's there, talaga. Don't dare me. I will say it. Come on there. Wala nang maisip.